guys, it's Jess. Welcome back to my channel. For today's video, share ko sa inyo yung skincare na natry ko noong 2020. Itong mga skincare na to ay talaga namang highly recommended. Ito guys, wala siyang pagkakasunod-sunod kung ano lang yung maipakita ko dito. Hindi siya sunod-sunod based sa pinaka-paborito ko or ano. Lahat ng skincare na ipapakita ko sa inyo sa video na to, yun talaga yung mga gamit na gamit ko noong 2020 at gagamitin ko pa ngayong 2021. So, without further ado, let's get started. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. So, mag-start tayo sa face. Lagi ako nagdo-double cleanse pagdating sa face. So, ang ginagamit ko at ang favorite ko talagang gamitin is itong Bloom Habits. Ayan, ganyan siya. Ayan. Kita niyo naman, ubus na, ayan o. So, gel cleanser siya. Bango, super bango. Meron akong review nito kung hindi niyo pa napapanood. Lalagay ko na lang siya sa description box. Nadalas ko itong gamitin kapag ako ay galing labas. Super na-expose ako. Like, para more than 8 hours akong nakamask. Ito, yung on the go ko talagang pagpagod na pagod ang skin ko, pagpagod na pagod ang face ko sa makeup. Although, hindi naman ako palagi nagme-makeup. Pag feeling ko, ang bigat lang ng face ko. Like, feeling ko yung face ko ay kulang sa hydrate. Ito talaga yung ginagamit ko. Ayan. Nakaka-relax. Nakaka-relax siya pag nilagay sa face kasi malamig siya sa mukha. Kapag pakiramdam ko magkakaroon ako ng breakouts, ito talaga yung una kong, basta yung pang deep cleanse. So, meron akong review nito guys, kung hindi nyo pa napapanood, check the description box below. Next is this, ano ba ito? Next is this, ayan, Feathers NGD na Glass Glow Facial Foam. Kapag gusto kong, ito basta itong dalawa na to, ayan, palagi ko silang ginagamit. So, ang una kong ginagamit is ito, bago ito. Kasi ito meron siyang glowing effect. Siyang glow effect after mo gumamit. Ayan. Mabango din to. Isa rin to dun sa mga ginagamit ko na facial cleanser. So, dalawa sila. Itong dalawa na to. Kapag nasa bahay ako, tas gusto ko lang ng maghilamos, ito yung ginagamit kong panghilamos. Kasi maganda siya, guys. Kasi feeling ko nakaka-glass skin siya. Kasi nga, meron siyang instant parang glowy effect right after use. Next naman is si Nivea Micelle Air. Yung kulay pink. Yung extra white. Ito talaga, ginagamit ko to. Matagal na. Sobrang tagal na. Ilang taon na siguro. Gusto ko kasi to kasi wala siyang alcohol. Hindi siya mahapti sa face. Walang stinging effect. Tanggal din siya ng makeup. Pwede siyang makeup remover. Pwede siyang panglinis ng face. Madami kasing gamit to eh. Pwede mo siyang gamitin sa waterproof mascara, waterproof na makeups. Madami siyang used sa akin and at the same time, nabibigyan niya ng cleanse yung aking face. So, I highly recommend this one. Maganda siya kasi ilang taon ko na itong ginagamit and so far, hindi ako nagkaroon ng breakout dito kasi alam ko, nag-try na ako before ng mga Nivea products, but sadly, hindi ako nahiyang doon. Pero ito lang yung Nivea na na-try ko sa variant nila. Next naman is si... Nakakayaman, no? Kasi nagtapon-tapon na yung tint ko dito sa... Ano, matagal na rin to. Expired na yata to eh. Hindi pa naman. So, ito yung Bello Whitening Sunscreen. And yung Bello Whitening Sunscreen, pasensya na kayo. May mga stain na ng tip tints. So, yan, meron siyang SPF 50. Maganda to pag gagamitin mo siya sa labas. Pag pupunta kayong beach, magsiswimming kayo. Okay na okay gamitin to. Ang ganda niya. Wala siyang parang... wala naman laman to eh. Konti-konti. Wala siyang... wala siyang tint, so sunblock lang talaga siya. So, medyo may kamahalan siya, pero I think worth it naman siya kasi ito nga, tagal-tagal na nito. Hindi ko pa nauubos. Maganda siya, highly recommended na sunscreen, SPF 50, must try. Dating naman sa rejuvenating, kasi marami din nagtatanong sa akin, sa lahat na review kong rejuvenating, ano ba yung mga marirecommend ko dun? Si Brilliant. Ito talaga yung magandang rejuvenating na marirecommend ko sa inyo na gamitin nyo. Ayan siya. And ito pa nga yung cream. Ayan.
maganda si Brilliant kasi talaga may exfoliate niya yung face mo. And kung ikaw ay gusto mo mapaputi ng face, ganyan-ganyan, maganda rin si Brilliant pagdating sa whitening. Hindi ko siya palaging ginagamit kapag kailangan lang ng face ko ng rejuvenating. Si Brilliant lang yung pinaka parang on the go. Pag gusto mo talaga ng bonggang exfoliation, si Brilliant yung pinaka on the go. Next naman, si Fresh from the Ref, si Jeju Alu Eyes. Ito talagang gamit na gamit na gamit na gamit na gamit ko. Kahit hindi ka nagumamit ng mga Brilliant, ayaw mo mag-exfoliate, ayaw mo magano, pero gusto mo ma-achieve yung glass skin, gusto mo ma-hydrate yung skin mo, gusto mo magmukhang fresh, gusto mo parang healthy tignan yung face mo, ito ang mai-recommend ko sa'yo. Si Jeju Aloe Eyes. Isa siya sa nakapagpakapal sa kilay ko at lashes ko, nakapagpahaba kasi siguro meron kasi siyang aloe vera, which is nakakapagpakapal ng hair. Next is, ito talaga yung hindi mawawala sa listahan ko na best skincare of 2020 is si Beauty Vault. Beauty Vault Infinite Serum. Wala na nga itong laman eh. Maganda rito, pagising mo, parang ang fresh ng itsura, talagang healthy tingnan, medyo mamumula-mula yung ganito. I think pinaka-importante sa skincare is magkaroon ka ng serum kasi mas iba yung skin mo kapag meron ka ng skincare na ginagamit. Plus, lalagyan mo pa siya ng serum. Mas maganda kasi magiging effect kapag meron kang ginagamit na serum sa face. Next naman, si Feathers and GD. Yung kanilang Glass Glow Rich Serum. Ayan, malapit ko na rin siyang maubos. Medyo nag-iba na nga yung kulay niya, pero super ganda rin ito, as in ang ganda. Kasi nagbibigay siya ng parang, hindi ko alam ah. Actually, silang dalawa yung magka-partner. Glass Glow Facial Foam and si Glass Glow Rich Serum. Maganda siya kung gagamitin mo siya sa umaga, maganda siya sa face, kinabukasan, pagising mo, ang ganda rin nung skin mo, parang hydrate na hydrate siya, and fresh na fresh, kumbaga. Next is, mag-move on naman tayo sa lotion. Currently, ito yung ginagamit ko, Black and White Intense Whitening Lotion. Kasi laki na ng mukha ko. Isa rin to sa mga marirecommend ko sa inyo, hindi lang siya dun sa pagpapapute, kundi sa pagpapaglow. Ang napansin ko sa kanya, hindi yung sa parang pumuputi ako. Mas napapansin ko sa kanya, yung mas nag-glow yung skin ko kapag ito yung ginagamit ko. Next naman is si Abone 3x Collagen. Alam niyo naman tong brand na to, talagang kilala to pagdating sa mga whitening. And eto, meron siya 3x collagen, UV protection, and I think this product also gives my skin ng glowy effect. Kaya lang, this one is, mas maganda siya sa gabi kasi sa umaga, dahil medyo meron siyang malagkit, konting feeling, but nagda-dry naman din siya agad. Kaya lang, kung hindi ka komportable, mas maganda siya kung sa gabi mo siya gagamitin. And sa sabon na ginagamit ko sa aking body, sadly, hindi kasama si Koji San doon dahil ako po ay allergic sa matatapang na sabon kagaya ng Koji San, Glutaman C, kung ano-ano pang mga pampaputi na nabibili nyo sa tabi. So that's why nag-create ako ng sarili kong brand na soap, which is yon yung pinaka ginagamit ko ngayon. Kasi hindi ako nahiyang kay Kojic, palagi ako nagsusugat. Alam mo yun, lalo na yung dito sa may area na to, dito sa may area na to, doon ako palagi nagsusugat and hindi ko na kaya, lalo na sa leeg, pag binababad mo, talagang nagsusugat siya ng gusto. Ewan ko kung makakakuha ako ng picture ng meron akong mga sugat-sugat dahil nagtry ako ng Kojic or Glutaman C yata. Yung mga bilog-bilog, nakikita mo yung nakapack. Yun, i-insert ko dito yung picture. Yan, hindi ako masyadong hiyang dyan sa mga Kojic, mga kahit anong klaseng Kojic na matapang, hindi ako nahihiyang. That's why nag-create ako ng sarili kong brand na soap, which is yun yung ginagamit ko ngayon. And I am happy na marami rin ako mga customers, marami rin ako mga clients na nagustuhan din yung soap na yun. And ayun, i-insert ko dito yung itsura nung ginagamit kong sabon.
So, ayan yung brand ko. Hindi ko siya pinopromote, ha? Pero, kasama kasi siya sa Best of 2020 ko. Actually, hindi nga siya Best of 2020. Medyo matagal ko na kasi siyang ginagamit. Ayan, meron din kasi mga nagko-comment sa inyo kung anong ginagamit ko sabon sa katawan ko. So, ayan, why not i-share ko sa inyo yung aking, yun, brand. Soap. Kung kagaya ko kayo, no, sobrang sensitive yung balat pagdating sa mga soap, mga kojic, mga ganyan. So, I think, pwede nyo i-try yung brand na Serene Cosmetics. Actually, Serene yung pangalan ng brand. Serene Cosmetics. So, pwede nyo i-try yung Serene Beauty Soap. Lalagay ko siya sa description box. So, pwede kayo mag-inquire doon. Pwede kayo mag-send ng inquiries. So, gusto nyo. Wala na kasi ako ngayon eh. Brand owner ako pero wala akong stock ngayon. No? Nagkaubusan kasi ako nakakapag-stock. So, ayun! Kung meron kayo narinig ng mga kung ano-ano sa background, pasensya nyo na kasi nakabukas ang bintana ko. Medyo maingay sa paligid. So, ayun! Thank you so much for watching. Don't forget to hit the like and subscribe to this channel if you're not yet already. And thank you sa mga bago sa channel ko. Welcome po sa inyong lahat. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye!